Guys, for today's video is pag-uusapan natin itong bagong NFT game or play to earn na Gold Rush Finance. So, ilalagay ko nga po yung link na to dyan nga po sa ating description box. So, dito, mine BNB with safe rewards Oracle. So, para nga po kumita dito is kailangan nga lang natin mag-mint, mine, or mag-mina and kikita na nga po tayo dito ng profit. So yan nga guys, ganyan nga lang po yan kadali and mamaya isusubukan nga po natin na laruin itong game nila. So take note na sa stage pa nga lang po sila ng beta test kung saan ay pwede nga po natin laruin yung game nila. So parang pinapractice pa nga lang po natin at kapag meron tayong nakita ng mga bugs is pwede nga po natin ito i-report sa kanila. Nang sa ganun is maayos nga po nila ito before nila i-launch into public or sa mainnet. So what is Gold Rush Finance? Gold Rush Finance is a NFT game project aimed at giving players both gaming and passive income. Our innovative safe rewards features keep you in control of your rewards making itself or making it safe. So dito guys is meron nga po silang dalawang klase, which is yung BNB mining and Grash mining or farming. So assemble your crew of miners and gunmen. So dito guys is meron nga po silang assemble crew, mine BNB and earn game income. So bali yung kikitain nga po pala natin dito guys is yung cryptocurrency. So yan nga po, then yung crypto na yan is pwede nga po natin i-trade into main currency and nilipat nga po papunta sa ating GCash using our MetaMask to Binance, then Binance to GCash using P2P. Then next guys, hire farmers, harvest grash, and high APR. Then dito, bali ito nga po pala yung mga klase nila ng mga characters. Bali dito guys, is meron nga po silang 3 character class in Grash. So yung tatlong klase nga po ng character nila dito is yung miner, gunman, and farmer. So katulad ng ala na to guys, ito nga po yung farmer nila. Then next, 3 major pillars of Grash. So dito bali meron nga po silang tatlong features dito sa pillars of Grash. Is yung first is yung BNB rewards oracle. So basically guys, dito is pwede nga po tayo mag-swap ng ating mga BNB rewards into Grash token or coin. So yun nga guys, Grash nga po pala yung pangalan ng coin nila. Then second, deflationary NFT features. So dito, the adventure is dangerous. There is a chance that one of your NFT workers will die in every mission. So dito nga guys, meron nga daw pong chance na mamatay yung ating NFT sa paggagawa nga po natin ng mission. Kaya make sure guys na ayusin nyo nga po yung paglaro dito and gamitin nyo nga po yung mga tamang equipments. Then third, mass market adoption. So our game logic and learning curve is simple and easy. With this kind of programming, more players will be attracted, even those who have jobs and do not have time to play games for hours to make real money. And next case, earn passive income by NFT yield farming. So yung minim nga po pala ng NFT is non-fungible token. And next case, how does NFT farming work? So you mint NFTs and assign them to your farm, they will do the rest and make you daily income. So yun nga guys, wala na nga po kayong ibang gagawin dito kung hindi, i-assign nyo nga lang po yung mga NFT ninyo and automatic is kikita na nga po kayo dito ng profit. And next nga guys, how many tokens are released? So dito is meron nga pong 50,000 up to 110,000 Grash token nga po yung na-release dito. And yun nga guys, marami pa nga po yan kung gusto nga po malaman yung ibang mga katanungan or sagot sa inyong katanungan. So dito, mint your farmer NFTs and start putting them to work. So mamaya guys, is gagawin nga po natin yan. And next is yung kanilang token distribution. Basically, sa token distribution,
is dyan nyo nga po makikita kung saan nga po ba napupunta yung mga token supply ninyo o yung supply ng coin. Like sa game reward pool, crash farming rewards, marketing, seed sale, public pre-sale, liquidity, ecosystem development. Then next is ito na nga po yung chart. So ito nga po yung crash token and makikita ninyo kung saan nga po ba napupunta yung mga coin na yan and kung paano nga po ba tayo kumikita dito. And next nga guys is ito na nga po yung kanilang partners and investor. So as of now is dalawa pa nga lang po yung kanilang partners, which is yung Binance and Chainlink. So hopefully guys na mas madagdagan pa nga po nila ito, nang sa ganun is plus points na rin nga po yan if marami kayong mga partners and investors dito. So yan nga guys. And next is pumunta naman po tayo dito sa kanilang Gitbook. So dito guys is parang white paper nga po yan, play and farm, NFT gaming, NFT yield farming, and dito is yung tokenomics. Bali ito guys is tapakita ko na nga po yan sa inyo kanina. And dito nyo nga po makikita yung mga percentage. So yan nga po kung saan napupunta yung mga percentage ng coin or yung supply ng coin. And next nga guys, Grash 3 Pillar Economy. So first, Closed Loop Economy. Bali ito na nga po yung itsura niyan. And second, Grash BNB. So napakita ko na nga po yan sa inyo kanina. So ngayon is pumunta naman po tayo dito sa roadmap. So basically guys, is dyan nga po napupunta yung mga total supply. Or dito nga pala guys, is dito nga po makikita kung ano nga po ba yung mga plano nila regarding nga po sa isang platform. Or kung ano nga po ba yung plano nila dito nga po sa kanilang game. So katulad na nga lang po nito, ito nga pong may mga highlights, is yan na nga po yung mga nagawa nila dito. So yun nga po katulad na nga lang po nyan, bali itong mga wala pa nga pong highlights, is yan pa nga po yung mga gagawin pa nga lang nila. And next is pumunta naman po tayo dito sa team info. So yun nga guys, Nicola Gebs. So next is yung audit and KYC. So naka-KYC na nga po yun sila dito. And ito na nga po yung kanilang mining game. So ito nga po yung itsura na kanilang game. So yun nga guys, Gold Rush Finance, then Grash Oracle. So mountains, para naman po sa kanilang mountains, is ito na nga po yung mountain or kung ilan nga po yan yung quantity and mission duration, XP gain and base reward BNB. So dito nga po kayo mag-base sa kanilang chart kung magkano nga po ba yung mga possible na kikitain ninyo dito. And ito nga po yung kanilang mga mission requirement and next guys, mission events. So like chance of getting 2x rewards, survival death of characters. Then yun nga guys, ito nga po yung mga star and yung mga death trait nila. And ngayon is proceed na nga po tayo sa treasure chest. So crash hidden treasure, bali ito na nga po yung mga mountain level and yung chance nga po nila to find treasure. So ngayon is yung mga rewards. So kapag sinabi nga pong rewards, is yan nga po yung mga possible na pwede nating kitain dito. So Grash coin nga po pala based on BNB. So your total rewards amount to 1.2 BNB. Bali yung halaga nga po pala ng 1 BNB into coin na Grash is nas mga 10,000 worth of Grash coin. So ngayon is proceed naman po tayo dito sa kanilang miners NFT. So nyagis stars name like Tahoma, Peter, Dakota, Jones, Edson, Warren, Sally, Fat Billy, Alfred, Rick and marami pa nga pong iba. At ito naman po yung kanilang mga mining power. Drop rate. Then dito Gunman NFT. So yan nga guys, paki-explore na nga lang po ito. And also pwede nga po kayo mag-upgrade dito ng caravan. So yung caravan guys is yan nga po pala yung sasakyan ng ating NFT. So mamaya papakita ko nga po yan sa inyo. And ito naman po yung kanilang NFT yield farming. So next is yung farmers NFTs. So dito guys, karma meter, righteous mission, town protection, then evil mission, escort mission, bank heist. So yun nga guys, caravan ambush. Bali yan pa nga lang po yung laman na kanilang gitbook. So ngayon guys is yung kanilang summary or yung PDF nga po. So dito guys yung goal nga po nila, bali our innovative safe BNB rewards oracle. Bali ito nga po pala yung mga rewards nila and yung overview nga po ng kanilang Grash game. So dito guys, mint NFTs, papunta nga po sa caravan, then send to crew on mining mission,
then get rewards. So, yan nga lang po pala. Then, dito, two types of bonuses. Bali, ito nga po pala yung chance o yung mga types na pwede nyong kitain. Bali, ito nga po pala yung mga steps kung paano nga po ba kumita dito. So, assign in Caravan to form a crew yung mga NFTs nga po natin or miners, then send crew on mining mission and get rewards. So, yun nga guys, bali ito nga po pala yung mga ROI and profit. So, yung pwede nyo nga pong kitain in 4 days, 7 days. And next nga guys, yung NFT burning mechanism nila. So, Grash NFT, so miners NFTs, gunman farmers, then Grash NFTs. So, dito guys, overview of Grash Farm. So, next is yung itsura nga po ng kanilang gameplay. Then, ito naman po yung kanilang mga core team or yung mga tao nga po sa likod ng kanilang gameplay. Then, dito is yung kanilang Grash artwork, Grash Beta V2 game. So, mamaya isusubukan nga po natin yan. And ngayon guys, is more din nga po silang Twitter. So, make sure na i-follow nyo nga po sila dito. Nang sa ganun, kung meron nga po silang mga announcement, is hindi nga po kayo mahuli. And meron din nga po silang mga Telegram group. So, make sure guys na i-follow nyo nga po sila. And dito guys, is kakatapos pa nga lang po ng kanilang pag-lame or airdrop. And ngayon, is bumalik na nga po tayo dito sa kanilang pinaka-main game. And ngayon, isusubukan na nga po natin na maglaro. So, just click play now. So yun nga guys, make sure guys na i-connect nyo nga po dito yung mga MetaMask wallet ninyo. So katulad na nga lang po neto, bali ako is meron nga po ako ditong coin. Then ngayon guys, click nga lang po natin itong play now. And make sure guys na i-connect nyo nga po dito ang inyong MetaMask wallet. So click nyo nga lang po yung MetaMask. And dito nga guys, is meron nga po silang pag-giveaway na 1,500 BUSD, which is natapos na nga po ito. And ngayon, isusubukan man po natin na laruin ito nga pong gameplay nila. So, dito is meron nga po akong balance na Grash Coin. And ngayon nga guys, isusubukan na nga po natin itong laruin. So, dito para nga po pala sa mga nanalo sa kanilang pa-airdrop is congrats nga po sa inyo. And click nyo nga lang po yung workers. So, dito guys, is meron nga pong miners, gunman, and ito nga pong farmer. Bali, dito nga guys, isusubukan nga po natin mag-hire. So, click nyo nga lang po yung hire gunman. And dito, isihingan nga po nila tayo dito ng transaction fee. So, click nyo nga lang po yung hire gunman. And dito guys, as you can see, successful na nga po siya. Bali, ito nga po pala yung ating nakuha, which is 250 nga po yan. Then dito, is more na nga po tayong isa. And mag-hire pa nga po tayo dito ng miner. So, dito guys, is nag-hire na nga po tayo and ito na nga po yan. Bali ngayon, isubukan nga po natin mag-hire ng tagdalawa. So, katulad na nga lang po neto. And next nga guys, para nga po kumita dito, isubukan naman po natin itong sa farmers nila. So, dito guys, is pumunta nga muna po tayo sa available. Bali, ito na nga po pala yung mga available natin na mga NFTs. Click nyo nga lang po yung assign. And dito is pumili nga po tayo ng caravan. So ito na nga po yung isa sa ways of earnings nila. Click nyo nga lang po itong approve players. And dito is magbabayad na naman po tayo ng maliit na transaction fee. And next nga guys, as you can see, ito na nga po yung mga available miners natin. And ngayon, proceed nga po tayo sa courage. Then dito nga guys, madami nga po silang mga caravan and deploy nga lang po natin yan. Ito na nga po pala yung mga base rewards. So, meron nga po silang caravan 1 and 2. Then, dito guys, is meron nga po tayong 630 MP and 500 GP. So, dito, ito na nga po yung mga base rewards na pwede natin kitain. And yung mga mission duration. Then, survival rate. So, ngayon, is i-click na nga po natin. Ito nga pong start miners. So, yun nga guys, times 2 rewards nga po pala, 11.96%. And just click start mission na nga po yan. So, dito is every time na mag-click nga po tayo or transaction, is meron nga po yung fee. And dito guys, nandito na nga po tayo sa mission or yung mountain one nga po natin. And next nga guys, bali dito, ito na nga po pala yung mga rewards na pwede nga po natin kitain. So, yun nga po, yung halaga ng Grash Coin and yung survival rate. So, bali, ito nga lang po pala yung mga ways kung paano nga po ba kikita dito. So, next nga guys, is pumunta naman po tayo dito sa Grash. So, dito, your Grash Farm.
Then next nga guys is pwede nga po kayo mag-hire dito ng mga farmers. So makikita nyo nga man po dito yung mga farming power, farming power APK. So yun nga guys, bali hire farmer, click nyo nga lang po yan and just click approve. So dito naging successful na nga po ito and ngayon is proceed naman po tayo sa next step. So yun nga guys, bali ito nga po pala yung mga APR and click na nga po natin itong home. So ito po yung mga current mission. And dito guys, as you can see, 0.06 BNB nga po yan. And dito, hintayin nyo nga lang po na mag-complete ito. Bali yan nga lang po pala yung mga ways kung paano nga ba kumita dito nga po sa kanilang NFT. So hanggang dito na nga lang guys at maraming salamat sa panonood.